Peter Ko, Herbert Colango, at Peter Lim. Tatlong pangunahing mga personalidad tol na binanggit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanya naging unang matrix bilang mga pinakamalalaking isda sa larangan ng ilegal na droga noong July 2016. Si Peter Lim ang umanong naging kumpare ni Duterte sa isang kasal kung saan pareho silang naging ninong. Pero tila walang kumpa-kumpare kay Duterte nang malaman niyang allegedly big time drug lord pala ito. Kaya naman binantaan niya ang buhay nito. He goes in and out of the Philippines. Papatay na to. The moment he lands at Naya, he will die. He will die. Peter Go Lim, isang Cebuano Chinese businessman na nakabase sa Cebu na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking isda sa larangan ng bentahan ng ilegal na droga na miyembro umano ng Chinese Triad na nakabase ang operasyon sa Visayas. Ang kanyang pangalan ay lumutang sa media matapos siyang direktang pangalanan ni Pangulong Duterte bilang pangunahing pinagmumula ng ilegal na droga. Sa simula, si Peter Lim ay kinilala bilang alias Jaguar. Ngunit kalaunan ay nalaman na iba ang tunay na Jaguar na isa rin kilalang personalidad sa ilegal na kalakalan. At ito nga si Jeffrey Diaz na napaslang mula sa operasyon ng mga pulis sa Las Piñas noong June 18, 2016. Si Lim, kasama ang kanyang kapatid, ay napabalitang taga-suporta ng kampanya ni Pangulong Duterte noong 2016. Kasama rin si Lim sa Order of Battle ng Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, inimbestigahan na si Peter Lim ng kamera matapos ituring na drug lord ng ilang testigo. Sa isang congressional inquiry, dalawa sa dating tauhan niya ang tumistigo laban sa kanya. Pero wala raw sapat na ebidensya para idin si Lim. Hindi na beripika ang bintang kaya hindi siya nasampahan ng kaso. Ang dalawang saksing ito ay pinaslang sa misteryosong paraan noong 2006 and 2011 na nagdulot ng higit pang kontrobersya. Batay sa talaan ng Securities and Exchange Commission or SEC, si Peter Lim ay nagmamay-ari ng maraming lehitimong negosyo sa Cebu. Kabilang sa kanyang mga negosyo ay ang pagiging dealer ng imported na heavy equipment at siya ang may-ari ng Hilton Motor Corporation sa Cebu. Bukod sa Hilton Heavy Equipment, meron siyang Tiger Motors, K1 KTV at Real Estate Development Company Lim Bros. Ayon sa isinagawang full background investigation ng CIDG Region 7, napakayaman ni Peter Lim at kaya niyang umupa ng maraming bodyguards para bantayan siya 24 oras para sa kanyang seguridad. Fast forward, sa pag-upo ni Rodrigo Duterte bilang 16th na presidente ng Pilipinas, agad niyang iprinisenta ang kanyang unang matrix ng mga sangkot sa ilegal na droga noong July 7, 2016. Isa ang pangalang Peter Lim sa mga binanggit ni Duterte bilang pangunahing drug lord ng bansa. Si Peter Lim umano ang sinasabing pinakautak ng sindikato ng ilegal na droga na nakakalabas-masok sa Pilipinas dahil protektado ng isang police general na si retired General Marcelo Garbo Jr. Binantaan ni Duterte si Lim na sa sandaling pumasok siya sa bansa, sa naiya pa lamang ay bubulagtan na raw ito. YPEC ang babala ng mga human rights group basta para kay Digong trabaho lang. Ngayon, upang linisin ang kanyang pangalan at iwasan ang banta ni Duterte na siya ay mamamatay oras na lumapag sa naiya, nagpasya si Lim na personal na makipagkita kay Duterte upang linisin ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyon ng pagkakasangkot sa ilegal na droga. Sa kanilang paghaharap, ipinahayag ni Peter Lim kay Pangulong Duterte na hindi siya ang Peter Lim na tinutukoy ng mga ilegalista sa kalakalan ng droga. Binigyang din niya na hindi lamang siya 100% kundi 500% sigurado na hindi siya sangkot sa anumang ilegal na gawain. Sa tinuod lang, ipapatay talaga. Basta masilip na ako. Tinanong siya ni Duterte kung bakit nabanggit ang kanyang pangalan bilang isang supplier ng droga at sinagot ito ni Lim sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga posibleng dahilan. Ayon kay Lim, sa isang congressional inquiry sa Cebu, lumitaw ang mga pangalan ng mayayamang negosyante, kabilang ang mga nagmamay-ari ng mga jewelry stores, malls at motels na posibleng sangkot sa ilegal na negosyo. Kapansin-pansin daw na hindi siya nabanggit na nagtulak sa isang congressman na imungkahi ang investigasyon sa mga mayayaman na ito lalo na sa kanya. Isa pang posibleng dahilan ng pagkadawit ng kanyang pangalan ay ang pagluta ng isang ilegalistang babae na kinilalang si Marilu na may alias din bilang Peter Lim.
Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, inatasan ni Duterte si Lim na makipagkita sa National Bureau of Investigation or NBI at formal na isuko ang sarili para sa anumang investigasyon upang patunayan na hindi siya ang Peter Lim na malaking isda sa illegal na droga. Binanggit din ni Duterte na sa mga oras na yon, wala pang konkretong ebidensya laban kay Peter Lim at marami pang taong may pangalang Peter Lim sa Pilipinas na nagpapahiwatig na posibleng ang hindi siya ang salarin. Pero sa pagdinig ng isa ring drug kingpin na si Kerwin Espinosa sa Senado noong November 2016, ibinunyag niya si Peter Lim na nakausap ni Duterte ang kanilang supplier. Ayon kay Espinosa, sinabi sa kanya ni na Jeffrey Jaguar Diaz, Lovely Impal at Peter Co na si Peter Lim ang kanilang pinagkukunan ng droga na kanilang ibinebenta sa mga Espinosa. Mariing itinanggi ni Lim ang mga akusasyon. Iginit niyang hindi niya kilala si Espinosa o iba pang mga personalidad na dawit sa ilegal na kalakaran. Kasama sa aligasyon laban kay Peter Lim, ang pahayag mula sa isang tauhan ni Espinosa na si Lim umano ang pinagkukunan nila ng droga. Ayon sa mga akusasyon, nagkaroon pa umano ng pagpupulong sa Thailand sina Kerwin at Peter Lim, bagay na mariing itinanggi ni Lim nang siya'y makapanayam ng media. Halos isang taon matapos ang mga alegasyon, nagpalabas ang Department of Justice ng subpoena na naguutos kay Peter Lim na dumalo sa isang preliminary investigation. Nang ihain ng mga pulis ang subpoena sa bahay na naka-address kay Lim, wala siya roon kaya tinanggap na lamang ito ng kanyang gwardiya. Noong August 2017, pormal na nagsampa ng kaso ang PNP-CIDG laban kay Peter Lim, Peter Co, Kerwin Espinosa, Lovely Impal at anim pang ibang akusado sa pagbebenta ng ilegal na droga. Kaagad na nag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre laban sa mga akusado. Aminado pa nga ang Malacanang na mahirap daw talagang imbestigahan ang kaso ni Peter Lim at tila para naghahanap sila ng nag-iisang karayom sa bunto ng mga dayami. Dahil ang pangalang Peter Lim sa database ng Bureau of Immigration ay pumapalo sa 4,000. Subalit, noong 2018, ibinasura ng mga prosecutor ang kaso laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa, Peter Co at Lovely Impal dahil umano sa kahinaan ng reklamo na inihain ng PNP-CIDG. Ayon kay Aguirre, mahina ang kaso laban sa mga akusado dahil iisa lamang ang testigo, si Marcelo Adorco at may inconsistencies ang mga testimonya nito. Sa korte, pinabulaanan ni Peter Lim ang mga akusasyon ni Adorco, lalo na ang di umano'y pagkikita nila ni Kerwin sa Thailand sa pamamagitan ng pagpresenta ng ebidensya na siya ay nasa isang ospital ng Pilipinas noong mga panahong yon. Dahil dito, nasira ang akusasyon ni Adorco laban kay Lim. Kaya naman pinayagan ni Aguirre na ibasura ang mga kaso, pero dahil sa ingay ng publiko, binawi ito matapos ang ilang buwan. Napaatras ang Malacanang at napalaya si Aguirre. Dito na ipinalit si Justice Secretary Menardo Guevara para ibalik yung mga kaso ng mga ilegalistang ito at bumuo ng panibagong panel ng prosecution. Inakusahan ng DOJ si Peter Lim na nagsupply ng hindi bababa sa 90 kilos ng shabu sa tinatawag na Espinosa Drug Group sa Region 7 at 8 noong 2013 at 2015. May mga hiwalay ding transaksyon ng droga na naganap na may hindi matukoy na dami ng shabu noong 2014. Kaya naman August 2018, ang lokal na korte ng Makati ay sumang-ayon sa resolusyon ng Department of Justice na nakakita ng sapat na batayan laban sa mga suspect sa di umano'y sabuatan sa illegal na kalakalan ng droga kung kaya't nag-utos ang korte ng arrest warrant laban kay Peter Lim sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Pero biglang naglaho si Lim na parang bula. Nagtulungan na ang NBI at PNP. Bumuo sila ng special na tracker team para hanapin siya sa kanyang mga address. Pero wala pa rin Peter Lim na matagpuan. Nag-aalok na ang pamahalaan ng pabuya na 500,000 pesos noong September 2018 para sa pag-aresto ng di umano'y drug lord na si Peter Lim. Ang pabuyang ito ay ibibigay sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na magre-resulta sa pag-aresto ni Lim. Ngunit para sa iba, marahil ay tumakas na ito at lumabas na ng bansa. Pero ayon naman sa Bureau of Immigration, walang record na umalis na ng bansa si Peter Lim at iniyak din ng DOJ na wala itong pasaporte. Ayon sa Bureau of Immigration, ang huling biyahe ni Lim ay noong 2017 at may hold departure order si Lim noon pang 2018 at ang kanyang passport ay expired na. Ngunit, inamin din ni Justice Secretary Guevara na posible nga na si Lim ay umalis gamit ang peking pangalan at nakatakas sa pamamagitan ng mga butas na hangganan sa timog o mga backdoor ng bansa kung kaya't walang opisyal na record ng kanyang paglipad. Fast forward, March 2019, hindi pa rin nagpapakita si Peter Lim at siya'y inilagay na sa Red Notice List ng International Criminal Police Organization or Interpol.
Ang Red Notice ay isang alerto sa mga pulisya sa buong mundo tungkol sa mga taong tumakas upang palawakin ang paghahanap sa ibang bansa, at ito'y inilalabas kapag hiniling ng isang kasaping bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kawalan ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, kung kaya't lalong nakumbinsi si Duterte na drug lord nga talaga ang kanyang kumpare. Kaya't muli na naman niya ito binanatan at binantaan habang siya ay nasa isang campaign rally ng PDP Laban Party sa Negros Occidental. Ayon kay Duterte, kung makikita niya si Lim kahit saan, papatayin niya ito at handa siyang makulong dahil dito. Sinabi rin ni Duterte na si Lim ay may mga bahay sa iba't ibang bansa, kabilang ang Canada, Bahamas at Hong Kong. Dagdag pa ng Pangulo, mas mabuti pa para kay Lim na magpatiwakal na lang, dahil kung siya ay susuko, haharapin niya ang hanggang 200 taong pagkakakulong. Ngayon, nagtataka tuloy ang publiko kung bakit parang iba ang trato ng gobyerno para kay Peter Lim kumpara sa mga maliliit na suspect sa droga, na nagdulot ng kritika na ang manhunt para sa kanya ay tila isang moro-moro lamang at siya ay pinayagang makatakas. Dapat alam ng mga PNP at NBI na habang nasa labas si Lim, sumasama ang imahe ng war on drugs ni Duterte. Lalong tumitibay ang pananaw ng iba na hindi patas ang laban sa droga. Grabe raw ang hagupit sa may hirap, samantalang yung mga big time tulad ni Peter Lim parang nakakalusot daw sa batas at hinahabol pa ng Malacanang para sumuko ng maayos. We're asking Peter Lim, please surrender. If you are innocent, prove your innocence in court, you will be given your day in court. Dito'y sinisigaw ng iba na anti-poor ang war on drugs ng admin ni Duterte, na nagbibigay alalahanin na nagpapakita ito ng pagkakaiba sa pagtrato sa mga taong may koneksyon at impluensya kumpara sa mga mahihirap na suspect. Itinanggi naman ito ng palasyo. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang press briefing, na unang-una raw wanted si Peter Lim, wala siyang kalayaan. Pangalawa raw, nakakulong si dating Senator Leila De Lima, patunay na hindi lamang daw mahihirap ang target sa war on drugs. Matatandaan na si De Lima ay isang matinding kritiko na madugong kampanya ni Duterte laban sa ilegal na droga, na ikinulong noong 2017 sa mga paratang ng droga na kanyang sinasabing politikal ang motibo. Maraming senador mula sa Estados Unidos at mga grupo ng karapatang pantao ang nanawagan sa gobyerno na palayaan siya noon. Binigyang diin ni De Lima na ang di umano'y pagtakas ni Peter Lim mula sa Pilipinas ay patunay na ang kampanya ni Duterte laban sa mga narcotics ay doble kara at pagkukunwari lamang. Ayon sa kanya, madugo lang daw ito kung ang sangkot ay ang mga mahihirap, karaniwang tao na naligaw ng landas at walang kapit, pero walang napapanagot na totoo at malaking drug lord. Sa kanyang pahayag, binanggit ni De Lima na mabilis ang pag-imbento ng mga pekeng kaso laban sa kanya. Ngunit kay Peter Lim, na may tunay na batayan ng mga akusasyon, ay nakatakas lamang. Tinawag niya itong isang kahihiyan at korupsyon. Mula rin sa simula, ang administrasyon ni Duterte ay nakusahan na rin ng selective justice sa kaso ni Lim, kasabay ng mga ulat na siya at ang kanyang mga kamag-anak ay mga donor sa kampanya ni Duterte noong 2016. Matatandaan pa nga sa larawang ito tol ni Duterte kasama si Peter Lim sa isang kasal. Tantad ng batikos si Duterte mula sa kanyang mga kritiko na may relasyon daw ang dalawa kung kaya't hindi mahuli-huli ang pinakamalaking isdang si Peter Lim. Git naman ang Malacanang na hindi personal na kilala ni Duterte si Lim, at nagkataon lamang na sila ay parehong naging sponsors o ninong sa isang kasal. June 2021, ayon sa Interior Secretary na si Eduardo Anyo, si Peter Lim ay umalis na ng bansa. Sumibat na rin ng bansa ang isa pang taong pinaghihinalaang narkopolitisyan o politikong may koneksyon sa ilegal na kalakalan ng droga. Ito ay ang dating alkalde ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Muli na namang nabuhay ang mga hinala ng ibang tao, bagamat ang Bureau of Immigration ay nagsabi na wala silang record ng pag-alis ng nasabing takas sa bansa. Tanong ng iba na may maglalakas loob bang tumakas at mag-iwan ng opisyal na record ng kanyang pag-alis, palaging may posibilidad na si Lim ay nasa loob pa rin ng bansa. Maaring posible pa nga na siya ay nagtatago sa plain sight. Sa kabilang banda, July 2021, sa pahayag ng Philippine National Police or PNP, walang konkretong patunay na ang pinaghihinalaang drug lord na si Peter Lim ay nakatakas na mula sa bansa. Ayon kay dating PNP Chief General Guillermo Eliazar, patuloy pa rin ang kanilang paghahanap ng ebidensya na nagpapatunay na wala na si Lim sa bansa. Sinabi ni Eliazar na wala pa ang kumpirmasyon sa pagtakas ni Lim at patuloy ang pagsasagawa ng beripikasyon ng mga otoridad. Nagutos na si Eliazar sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at Drug Enforcement Group na beripikahin kung nakatakas na nga ba ang mailap na negosyante. Nagtutulungan ang dalawang unit ng pulisya kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno upang alamin ang kinaroroonan ni Lim.
Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga katapat na ibang bansa para sa posibleng mga pahiwati sa kinaroroonan ni Lim. At sinabi ni Eleazar na hindi titigil ang PNP sa paghahanap sa kanya. Sinabi rin ni CIDG Director Major Ferro na iniimbestigahan nila ang posibilidad na nakataka si Lim sa pamamagitan ng backdoor ng bansa matapos nilang malaman mula sa Bureau of Immigration na walang record ng pag-alis ni Lim sa bansa. Sa inyong palagay, Tol, nagpapakita ba ang kaso ni Peter Lim ng pagkakaiba-iba sa pagtrato sa mga mayayaman at mahihirap sa sistemang panghustisya ng Pilipinas? Paano ito nakakaapekto sa kredibilidad ng War on Drugs? Ano ang inyong pananaw tungkol sa impluwensya ng mga koneksyon at kapangyarihan sa pagharap ng hustisya base sa mga pangyayari sa kaso ni Peter Lim? Bakit sa tingin ninyo nahihirapang mahuli ang mga tulad ni Peter Lim? Ano ang pwedeng gawin para mapabuti ang pagtugis sa mga malalaking drug lord? At ano ang epekto ng kaso ni Peter Lim sa pangkalahatang patakaran ng administrasyon sa War on Drugs? Apollo Carion Kibuloy, kilala bilang mayamang pastor. At leader ng Restorationist Church sa Pilipinas na tinatawag na Kingdom of Jesus Christ o KJC. Itinayo niya ang simbahang ito noong 1985 at kilala siya sa pag-aangkin bilang Appointed Son of God at Owner of the Universe. Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon? Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Siya rin na nagtatag ng broadcasting network na Sunshine Media Network International o SMNI. At sikat din siya sa pagkakaroon ng malapit na relasyon kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa mga nagdaang panahon, si Kibuloy ay napabilang sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI matapos siyang kasuhan sa Central District of California kasama ang ilan niyang kasamahan sa iba't ibang mabibigat na krimen. Kasama rito ang sexual na pagsasamantala, human trafficking, peking kasal para sa imigrasyon, pagpilit sa tao na gawin ang hindi dapat, money laundering, pag-smuggle ng pera at iba pang mga akusasyon. Matigas ang pagtanggi ni Kibuloy sa mga imbestigasyon ng gobyerno ng Pilipinas tungkol sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Kaya nitong March 19, 2024, naglabas na ng arrest warrant laban sa kanya ang Senado ng Pilipinas dahil sa mga kaso niya dito sa bansa tungkol sa pang-aabusong sekswal. Pero ang malaking katanungan, nasaan na kaya ang pastor na ito? Tinatago ba siya ni Duterte? Kaya pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Si Apollo Carion Kibuloy isinilang noong April 25, 1950 sa Davao City. Ang kanyang mga magulang na sina Jose Turla Kibuloy at Maria Quinto Carion ay parehong mula sa Lubao, Pampanga, ngunit lumipat sa Davao matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig para sa mas magandang oportunidad sa trabaho. Ang tatay ni Kibuloy ay dating Protestante at kasapi ng Christian and Missionary Alliance bago siya sumapi sa Oneness Pentecostal kasama ang kanyang apat na anak na lalaki. Ang pamilya Kibuloy ay kilala sa pagiging mga pastor leader noong mga unang taon ng United Pentecostal Church of the Philippines o UPCP sa Davao. Noong 14 anyo si Kibuloy, nagsimula raw siyang makaranas ng mga espiritual na pangitain. Sa isang biyahe sa Malungon, South Cotabato, nagkaroon siya ng pangitain kung saan nakita niya ang Panginoon at ang mundo na nagliliyab na parang mangkok ng apoy. Kasama sa mga pangitain niya ang mga salitang, ang araw ay magiging dilim at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at tanyag na araw ng Panginoon. At kung hahanapin ninyo ako, makikita ninyo ako sa aking daan. Tinituring ni Kibuloy ang mga pangitain na ito bilang senyales ng ikalawang pagdating ni Jesus. Alam nyo, hindi talaga plano ni Kibuloy na maging mangangaral. Pangarap niya talaga maging isang nautical engineer at piloto.
Pero dahil sa mga binipisyo ng pag-aaral sa Bible College tulad ng libreng tirahan, pagkain, buong bayad sa matrikula at libreng biyahe papuntang Maynila, nagdesisyon siyang kumuha ng theology sa United Pentecostal Bible Institute na naging Apostolic Center for Theological Studies. Nagtapos siya doon noong 1972. Pagkatapos niyang magtapos, patuloy siyang nangaral sa United Pentecostal Church of the Philippines o UPCP at nakilala bilang preaching machine. Noong 1973, pinili siya ng UPCP para kumatawan sa kanilang simbahan sa International Youth Corps World Conference, Seoul, South Korea, kung saan siya lang ang Asyano sa gitna ng mga kalahok na Caucasian. Noong 1974, inihalal siya bilang National Youth President ng UPCP. Pero noong 1979, may nangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Major Sanchez, isang kapwa mangangaral na kamakailan lang itinakwil ng ibang mga pastor sa Davao, itiniwalag si Kibuloy mula sa Pentecostal Church. Noong 1980, muli nag-apply si Kibuloy at ipinahayag ang kanyang pagsisisi at tinanggap siyang muli. Itinalaga siya sa simbahan ng Agdao para unti-unting maibalik ang kanyang reputasyon. Subalit noong 1985, muling napasailalim sa pagsisiyasat si Kibuloy ng lupon ng UPCP dahil sa pagpapakilala niya ng mga hindi tradisyonal na ideya at pagpapakita ng poot sa mga kalapit na pastor. Ayon sa mga dokumento, minsan pa nga, sinabi ni Kibuloy sa kanyang mga tagasunod na ang ibang mga pastor ng UPCP ay hindi kwalipikado at mangmang. Noong September 1, 1985, bago ang isang nakatakdang pulong kasama ang distritong lupon ng UPCP, iniwan ni Kibuloy ang simbahan ng Agdao kasama ang ilang mga tagasunod at itinatag ang kanyang sariling denomination, ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, o KJC. Si Kibuloy mismo ang nagtalaga sa sarili bilang leader at executive pastor ng simbahan. Nagumpisa ang simbahan sa Villamor, Agdao, isang lugar sa slum na may 15 miyembro lamang. Nakatanggap si Kibuloy ng maraming kritikal na komento dahil sa kanyang pag-aangkin bilang appointed son of God. Ang pangunahing katedral ng simbahan ay matatagpuan malapit sa Francisco Bango International Airport sa Carlos P. Garcia National Highway sa Buhangin, Davao City. Ang mga tagasunod ng simbahan ay tinatawag ang kanilang sarili bilang Kingdom Nation at ang simbahan na ngayon ay nag-aangkin na may humigit kumulang 4 na milyong tagasunod sa loob ng Pilipinas at mahigit sa 2 milyon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Si Kibuloy ay kilala sa kanyang mga kontrobersyal na pag-aangkin. Noong 2019, inangkin niya na napahinto niya ang lindol sa Cotabato sa pamamagitan ng kanyang utos at sinabi niya sa publiko na dapat silang magpasalamat sa kanya para sa ginawa niyang ito. Doon ako sa kwarto ko. Sabi ko, lindol, stop! Umistop! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandiyan si Ingrid, nandiyan si... Sino yung kasama ko? Nagsusulat ako. Lumindol. Sabi ko, stop! Eh di umistop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pina-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo takong nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi to na walang witness ha. May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko, stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Sabi ni Sterlitet, oo nga no. Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin. Napa-stop ko yung lindol na yon. Pero hindi niya raw inihinto ang bagyong kamuri o tisoy bilang tugon sa mga kritiko ng kanyang naunang pag-aangkin tungkol sa lindol. Yung in-stop ko yung earthquake, nagalit man sila. Binasa ko ng napakarami. So, baka i-stop ko yung bagyo, baka magalit na sila. Magalit na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi pag pinistop mo, magagalit. Pag hindi mo pinistop, nagagalit din. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, inangkin ni Kibuloy sa kanyang YouTube channel na ang paglitaw ng variant ng Omicron ay bunga ng kanyang pag-uusig sa US at ng negatibong kritisismo mula sa publiko. Dagdag pa niya, ititigil niya raw ang virus kung siya ay mapapalaya mula sa kanyang mga aktibong kaso. Si Apollo Kibuloy ay aktibo rin sa politika. Sinuportahan niya si Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang kandidatura para sa pagkapangulo.
Kilala rin si Kay Buloy bilang malapit na kaibigan ni dating presidente Rodrigo Duterte. Noong 2016, buong puso niyang inendorso si Duterte na nooy alkalde ng Davao City. Pati na rin ang katambal nito na si Senator Alan Peter Cayetano. Pinahirampan niya ang kanyang pribadong jet at helicopter para magamit sa kampanya ni Duterte. Nagsilbi rin si Kay Buloy bilang spiritual na tagapayo ni Duterte habang ito ay nakaupo bilang pangulo. Pagkatapos ng termino ni Duterte, itinalaga siya bilang administrator ng mga ari-arian ng simbahan ni Kay Buloy. Noong halalan ng 2022, inendorso naman ni Kay Buloy si Bongbong Marcos para sa pagkapangulo at sinuportahan din niya ang kandidatura ng Vice President na si Sara Duterte. Isa sa mga dahilan ng kanyang pag-endorso ay ang tapat na suporta ng kanyang mga magulang sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naging magkaibigan din si Kay Buloy at ang pamilya Marcos, pero pumait ang kanilang relasyon matapos sa mga pagtatanong na isinagawa ng dalawang kapulungan ng Kongreso laban kay Kay Buloy at sa SMNI. Sa kabila nito, nanatili siyang magalang kay Senator Amy Marcos na sinabing maraming tao ang tinulungan ng pastor. Si Kay Buloy ay kilala rin sa kanyang matinding kritisismo laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front or CPP, NPA, NDF na itinuturing niyang nagdudulot ng komunistang rebelyon laban sa gobyerno ng Pilipinas. Ang pastor ay talagang vocal tungkol dito. Inakusahan niya ang ilang mga politiko na kaanib o mga sympathizer ng mga grupong ito. Nagkaroon pa nga siya ng balak tumakbo sa pagkapangulo noong 2022 sa ilalim ng anti-communist platform na naglalayong labanan ng mga rebelde at mga pinaghihinalaang sympathizer. May isang insidente rin kung saan si Kay Buloy at ang Kingdom of Jesus Christ ay kinasuhan ng isang babae dahil sa umano'y pag-brainwash at pagkulong sa kanyang 19 taong gulang na anak na babae na sumapi sa simbahan noong 2004 nang labag sa kanyang kagustuhan. Dagdag pa rito, inakusahan ng NPA si Kay Buloy na nasa likod ng massacre kay Dato Domingo Diarog, isang leader ng Kilata Bagobo at sa kanyang pamilya noong April 29, 2008. Ang insidente ay bunsod umano ng pagtanggi ni Diarog na ibenta ang 2 hektarya ng kanilang ari-arian sa halagang 50,000 pesos kay Kay Buloy at sa kanyang sekta. Ang nasabing ari-arian ay nasa loob ng 700 hektarya na ancestral domain na inaangkin ng mga Bagobo sa Tugbok katabi ng prayer mountain ni Kay Buloy sa Tamayong. Ayon sa byuda ni Diarog, ang mga tagasunod ni Kay Buloy ay nagbanta na palalayasin sila sa lupa at ang kanyang mga kamag-anak ay inalok pa ng 20,000 pesos na gandimpala para sa ulo ni Diarog. Itinanggi ni Kay Buloy ang mga paratang. Tinawag niya itong ganap na mali at walang basihan, kung hindi man katawa-tawa. Tinawag niya ang mga rebelde na mga anak ni Satanas. Samantalang idineklara naman ng NPA na si Kay Buloy ay isang warlord na naglilingkod sa mga patakaran ng Administrasyong Arroyo laban sa mga magsasaka at katutubong tao. Ayon kay Ireneo Dalogdog, hepe ng opisina ng pulisya sa Tugbok, may mga ulat na si Diarog ay hinaharas ng mga armadong lalaki na kaanib kay Kay Buloy at ang farmhouse ni Diarog ay sinunog ng 3 beses. Noong November 2019, sa isang segment ng It's Showtime na tinatawag na Tawag ng Tanghalan Celebrity Champions ang huling tapatan, nagpatawa si Vice Ganda sa pag-claim ni Kay Buloy na pinahinto niya ang sunod-sunod na lindol sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsigaw ng Stop. Biniro ni Vice Ganda si Kay Buloy at hinamon siyang pahintuin din ang Ang Probinsyano. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Cardo? Sino? Nako. Kabahan ka kay si Cardo, ang pinakakalaban ni Cardo. Feeling ko si Kay Buloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kay Buloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Oh. So ano, inahamon kita Kay Buloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang ano eh, lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Sabi niya daw, stop. Sige nga, punta kang gitna ng ano, EDSA, stop rin traffic doon. Stop. Tumugon si Kay Buloy sa hamon at sinabing sa loob ng 4 na buwan, magsasara rin ang buong network. Ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, magpili ka. Kailan mo gustong i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pili ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan.
May 5, 2020, ipinatigil ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng ABS-CBN sa telebisyon at radyo matapos hindi ma-renew ang kanilang 25 taong prangkisa. Mahigit 2 buwan pagkatapos, July 10, 2020, tinanggihan ng House of Representatives ng Pilipinas ang panibagong bid ng ABS-CBN para sa prangkisa sa isang botohan na may resultang 70 laban sa 11. Dahil dito, inilipat ng ABS-CBN ang kanilang mga operasyon sa balita, radio at entertainment sa mga online platform at iba pang mga network sa telebisyon. Nagtapos ang serye ng Ang Probinsyano noong August 12, 2022. Ngayon, November 11, 2021, sinampahan ng mga taga-usig ng Central District of California si Kee Buloy at mga pangunahing administrador ng simbahan ng mga kasong pagsasabwatan upang magsagawa ng human at sex trafficking, money laundering, pandaraya sa imigrasyon at iba pang mga kaso. Inakusahan din sila ng pagpilit sa mga tagasunod na mangalap ng pondo sa mahabang oras na may kaunti o walang bayad. At inabuso rin umano ng sexual at physical ni Kee Buloy at ng ibang mga administrador ng simbahan ang ilang mga tagasunod sa ilalim ng pagkukunwari na maiiwasan ng mga tagasunod niya ang walang hanggang kaparusahan. Sa Kingdom of Jesus Christ or KJC, ilang miyembro niya ang itinalaga bilang full-time workers para tumulong sa mga aktibidad ng pangangalap ng pondo sa loob at labas ng bansa. Ayon sa mga ulat, napilitan, pinuwersa at pisikal na inabuso ang ilan sa mga manggagawang ito ni Apollo Kee Buloy at ng mga administrador ng simbahan para sumunod ng mahigpit sa mga patakaran ng simbahan at maabot ang mga kota sa pangangalap ng pondo. Yung mga full-time worker na nakakuha ng pinakamataas na pondo sa Pilipinas, pinili sila ng mga tauhan ng simbahan para mangalap ng pondo sa Hilagang Amerika. Pinapalsipiga ng mga administrador ni Kee Buloy ang kanilang mga aplikasyon para sa visa na sinasabing maglalakbay lang sila para sa church-related performances. Gumagawa din ng mga administrador ng mga peking kasal sa iba pang mga miyembro ng simbahan sa US para masiguradong makapagpatuloy ang mga full-time workers sa pangangalap ng pondo sa Estados Unidos. Pagdating sa US, kukumpiskahin ng mga administrador ng simbahan ang mga pasaporte ng mga manggagawa at pipilitin silang mangalap at mag-fundraise. Ang mga matagumpay na nakakapag-solicit ng pera ay sapilitang ipapakasal doon o pakukuhain ng peking visa para mas magtagal sa Amerika at tuloy-tuloy na makapag-solicit. Gumawa rin ang mga pangunahing administrador ng mga non-profit entity tulad ng Children's Joy Foundation USA bilang kanilang platforma sa pangangalap ng pondo. Ang mga full-time worker ay nag-aangki na ang nakalap na pondo ay para sa pagtulong sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas. Pero inaangki ng mga taga-usig na in reality, karamihan o lahat ng nakalap na pera ay ginamit upang pondohan ang marangiyang pamumuhay ni Kee Buloy at ng kanilang mga administrador. Ayon sa isang indictment, may ilang kababaihan na pinilit umano ni Apollo Kee Buloy na magsagawa ng night duties kung saan sila ay sexual na inabuso. Ibinunyag din ng mga taga-usig na plano nilang i-retrieve o bawiin ang mga ari-arian ni Kee Buloy sa Estados Unidos na pinaniniwalaang nagmula sa ilegal na yaman. Sinasabi na ginamit ni Kee Buloy ang mga donasyon sa simbahan para pondohan ang kanyang marangyang pamumuhay. Noong February 5, 2022, naglabas ang FBI ng wanted poster para kay Kee Buloy. Hanggang August 2022, hindi pa natatanggap ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang request sa extradition mula sa US Department of Justice. Kapag napatunayang sapat na ang mga ito, ang request ay maaaring i-endorso sa Philippine Department of Justice. December 10, 2022, nagpataw ang US Department of Treasury at Department of State ng mga sanction kay Kee Buloy dahil sa malubhang pag-abuso sa karapatang pantao at korupsyon. Ang mga sanksyon ay batay sa Executive Order 13818, alinsunod sa US Global Magnitsky Act. Inakusahan si Kee Buloy ng sexual na pang-aabuso at human trafficking ng mga batang babae sa loob ng kanyang religious group. Kung kaya't lahat ng transaksyon ng mga tao ng US o sa loob ng transisting sa US na may kinalaman sa anumang ari-arian o interes sa ari-arian ni Kee Buloy ay pinagbabawal, maliban kung may otorisasyon. Ang paggawa o pagtanggap ng anumang kontribusyon o pagkakaloob ng pondo, kalakal o serbisyo para sa kapakinabangan ni Kee Buloy ay pinagbabawal din. June 21, 2023, tinanggal ng YouTube ang channel ni Apollo Kee Buloy dahil sa mga paglabag sa community guidelines.
Sumunod naman, July 7, tinanggal din ng YouTube ang iba pang mga account na konektado kay Kibuloy, kabilang ang mga channel ng SMNI News at Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Google, ang pagtanggal sa mga channel ay naaayon sa umiiral na mga sanksyon ng Estados Unidos laban kay Kibuloy. Sa isang interview sa kanyang sariling network ng media, ipinahayag ni Kibuloy na siya ay bulletproof laban sa kanyang mga kritiko, kasama ang mga otoridad ng US na kanyang inakusahan ng political and religious persecution. Bilang tugon sa mga pagtanggal, lumikha si Kibuloy at ang SMNI ng mga account sa Altec Video Service sa Rumble, pati na rin isang alternatibong account para sa SMNI sa YouTube bilang pagtutol sa mga sanksyon. Gayunpaman, ang mga nabanggit na account ay sinuspindi rin ng YouTube ilang araw lamang matapos itong nalikha. Sa parehong buwan, ipinagbawal din ng TikTok ang mga account ni Kibuloy. Noong August 17, ang mga account ni Kibuloy sa mga social media platform ng Meta tulad ng Facebook at Instagram ay pinagbawal kasunod ng reklamo mula sa isang anonymous source. Ayon sa Meta, ang pagbabawal ay batay sa patakaran ng dangerous organizations and individuals na bahagi ng kanilang mga tuntunin ng serbisyo na applicable rin sa mga third party na nagpapakita ng suporta o representasyon kay Kibuloy at anumang mga organisasyong konektado sa kanya. Tinanggal din pati ang page ng SMNI News sa Facebook noong September 15, 2023, alinsunod sa parehong patakaran ng Meta laban sa dangerous organizations and individuals. February 21, 2024, naglabas si Apollo Kibuloy ng isang audio recording na tumagal ng halos 40 minutes. Sa recording na ito, inangkin niya na ang Estados Unidos si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Lady Liza Araneta Marcos ay nagsabuatan sa isang tangkang pagpaslang sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Kibuloy na napilitan siyang magtago para sa kanyang kaligtasan. Inakusahan din niya ang FBI na naglagay ng 2 milyong dolyar na patong sa kanyang ulo at sinira ang kanyang reputasyon sa malisyosong paraan. Binanggit pa niya na kaya siya inuusig ay dahil sa kanyang relasyon sa pamilya Duterte. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang. Mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradisyon. President Bongbong Marcos, Liza Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Tumugon si Senator Risa Hontiveros sa mga pahayag ni Kibuloy sa pamamagitan ng pagsasabing dapat tigilan na ni Kibuloy ang pagpapanggap na biktima at hinikayat siyang harapin na lang ang mga paratang sa legal na proseso o siya ay maaresto. Nitong March 4,
Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Apollo Quiboloy sa Liwasang Bonifacio, bitbit ang mga placard na may mga mensaheng: Justice for Pastor Apollo, Resign Risa Hontiveros, Restore Freedom of Expression, at Stop Human Rights Abuses. Kinabukasan, March 5, sinabihan ni Hontiveros si Quiboloy sa pagiging contempt o paglabag sa kautusan ng Senado dahil sa kanyang pagtangging manumpa o magpatotoo sa isang nagpapatuloy na imbestigasyon ng Senado tungkol sa mga pinaghihinalaang krimen sa loob ng organisasyon ni Quiboloy. Hiniling din ni Hontiveros sa Pangulo ng Senado na mag-utos ng pag-aresto kay Quiboloy para mapilitan siyang humarap at magpatotoo. Subalit, ipinagtanggol ni Senator Robin Padilla si Quiboloy. Tinuturing niya itong isang bayani at biktima sa laban sa New People's Army. Sinimula ni Padilla ang isang liham ng pagtutol sa pag-aresto kay Quiboloy na nilagdaan niya kasama ang tatlo pang mga senador na sina Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. March 19, 2024, inihain ng Department of Justice ng Pilipinas ang mga kaso laban kay Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kapwa akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanyes para sa mga paglabag sa child abuse at human trafficking. Itinakda ang mga kaso laban kay Quiboloy sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act No. 9208 o ang tinatawag na Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na isinampa sa isang korte sa Pasig. Bukod dito, ang mga kaso sa ilalim ng Section 5B at Section 10A ng Republic Act 7610 na kilala bilang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ay sinampa rin laban sa kanya sa isang korte sa Davao at walang inirekomendang piyansa para sa mga kasong ito. April 1, 2024, tinanggihan ng Davao Regional Trial Court, Branch 12 Family Court sa isang order ni Judge Dante Baguio ang pagpapaliban sa agarang pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Quiboloy at sa limang iba pa para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. April 3, ipinasok ng National Bureau of Investigation or NBI sa kanilang kustudiya ang tatlong akusado matapos nilang arestuin si Crescente Canada, habang voluntaryong sumuko ang mga kasamahan sa simbahan na sina Pauline Canada at Sylvia Simanyes. Pinalaya ang tatlo matapos magpiansa ng tig 80,000 pesos bawat isa. Agad din pinagsilbihan ng Davao City Police ang mga arrest warrants laban kay Quiboloy at sa kanyang mga kapwa akusado, at ang mga opisyal ay pumunta sa punong himpilan ng kanilang simbahan na Kingdom of Jesus Christ upang isilbi ang warrant. Pero walang matagpo ang Apollo Quiboloy sa lugar na yon, kaya itinuturing na ng NBI si Quiboloy bilang isang takas na nagtatago. Ayon kay Attorney Israelito Torion, nasa teritoryo pa rin ng Pilipinas si Quiboloy at maghahain sila ng motion to quash kaagad. Ngayon, mabalik tayo tol sa relasyon ni Quiboloy at ni Duterte. Si Duterte na nga ang namamahala ngayon sa mga ari-arian ng simbahan ng pastor. Ayon kay Senator Risa Hontiveros noong mga nakaraang buwan, malaki ang tiwala ni Quiboloy kay Duterte, kaya't ipinasa niya ang pamamahala ng mga ari-arian ng kanyang sekta sa dating pangulo na kaibigan na niya ng mahigit tatlong dekada. Mismong si Duterte ang nagsabing wala nang ibang kaibigan si Quiboloy na talagang mapagkakatiwalaan, kundi siya lang. At ito ang dahilan kung bakit lagi siyang binibigyan ng mamahaling regalo ni Quiboloy. Ani Duterte noong 2016 sa kasagsagan ng mga pagbubunyag ni Senator Antonio Trillanes IV na may bilyon-bilyong piso si Duterte na hindi deklarado. Tuwing bibili raw kasi si Pastor, dalawa yan. Ang isa dyan sa kanya, panigurado. Kasama sa mga regalong ito batay sa mga panayam kay Duterte ay tatlong ari-arian sa Woodridge Park, Maa, Davao City at dalawang sasakyan na isang Nissan Safari at isang Ford Expedition na ngayon ay nagkakahalaga ng halos 3 milyon pesos at 4.5 milyon pesos. Noong 2016, bukas din si Quiboloy sa pagbibigay ng kanyang private jet, isang 2015 Cessna Citation Sovereign Plus at ang kanyang Bell 429 helicopter para magamit ni Duterte bilang presidente nang walang gasto sa gobyerno. Ayon sa website ng EvoJets, ang halaga ng executive jet ay nasa pagitan ng $8.5 million hanggang $8.7 million. Samantalang ang Bell 429 helicopter ay nagkakahalaga ng $6.4 million. Noong kampanya ni Duterte para sa pagkapangulo noong 2016, malawakan niyang ginamit ang mga eroplano ni Quiboloy na nagbigay daan para maabot niya kahit ang pinakamalalayong komunidad sa Pilipinas. Ayon kay Duterte, ito ang paraan ni Quiboloy ng pagtulong para makapagtrabaho siya ng maayos at walang pangangamba.
Ayon sa Article 6 ng Constitution ng 1987, ang mga charitable institution, mga simbahan at mga parokya o convent na kaakibat nito, mga moske at mga di kumikitang sementeryo, pati na rin ang lahat ng lupain, gusali at mga pagpapabuti na aktwal, direktang at eksklusibong ginagamit para sa mga layuning relihiyoso, charitable o pang-edukasyon ay exempted sa pagbabayad ng buwis. Hindi pa malinaw kung sakop ba ng exemption sa buwis ang grupo at mga negosyo ni Kibuloy. Bukod sa pagmamayari ng isang executive jet at helicopter, inaangkin din ng simbahan ni Kibuloy na mayroon itong mahigit 7 milyong tagasunod sa 200 bansa at 2,000 lungsod base sa sariling website ng pastor. Ayon sa social anthropologist na si Antonio Montalvan II sa kanyang column, may practice ng pagtatithing o sapilitang koleksyon mula sa mga tagasunod ang congregation ng simbahan ni Kibuloy. Pero kahit tahimik ang website ng simbahan tungkol sa prosyento ng kita nila mula sa tithing, binunyag ni Senator Risa Hontiveros sa isang pagdinig noong mga nakaraang buwan na may mga domestic workers kabilang si Reynita Fernandez, isang OFW sa Singapore, na sila ay pinipilit at hinaharas para magbigay ng 90% ng kanilang sahod kay Kibuloy. Bukod pa rito, may mga negosyo rin ang kanilang simbahan. Ayon sa SEC, ito ay ang Jose Maria College Foundation Incorporated na naitatag noong taong 2000. Kasama rin dito ang ACQ Solomonic Builders Development Corporation na naitatag noong 2013 at inilarawan sa website ng KGC bilang sariling grupo ng engineering at architecture ng simbahan. Kasama rin dito ang ACQ College of Ministries na naitatag noong 1973. Meron din silang Swarasag Media Corporation na naitatag noong 1992 at kilala sa pangalan at estilo ng Sunshine Media Network International, SMNI News Channel, Sunshine TV at Sunshine Radio. Nag-ooperate din ang simbahan ng ilang foundations at movements tulad ng Sunshine Philippines Movement na naitatag noong 2005 at Children's Joy Foundation Incorporated na ayon sa dalawang saksi sa Senado ay sangkot sa money-making schemes. Ayon pa kay Montalvan, nagbebenta rin ang grupo ng subscriptions para sa opisyal nilang publikasyon na tinatawag na The Guide Magazine. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang pagtatalaga kay Duterte bilang tagapamahala ng mga ari-arian ng KJC o simbahan ni Kibuloy ay nagpapahiwatig ng lalong pagiging malinaw ng pagkakasalikop ng mga interes kabilang ang pang-ekonomiyang interes ni na Duterte at Kibuloy. Ito ang nag-udyo kay Representative Franz Castro ng ACT Teachers na banggitin na hindi pa rin na ilalabas ang Statement of Assets, Liabilities and Network or SALN ng dating Pangulong Duterte at hindi pa rin natin alam kung gaano kalaki ang lumago sa kanyang mga ari-arian mula nang siya ay maging Pangulo. Ang paghirang kay Duterte bilang tagapangalaga ng kayamanan ng KJC, Anya, ay nagdudulot ng higit pang pagdududa sa koneksyon ng dalawa at usapin ng money laundering sa pagitan nila. Ang huling SALE ni Duterte na na-access ng publiko ay noong 2017 pa, kung saan idineklara niya ang net worth na 28.5 million pesos. Kaya hiniling ni Castro sa Office of the Ombudsman na ilabas ang lahat ng SALE ni Duterte o kahit mula 2016 hanggang 2022 o ang buong anim na taon ng kanyang pagkapangulo. Nauna rito, naglabas ng memorandum circular ang Office of the Ombudsman na hindi na ito magbibigay ng access sa publiko sa mga SALN nang walang pahintulot mula sa mga kinauukulang opisyal. Sa kanyang pahayag noong February 21, sinabi ni Kibuloy na hindi niya kasalanan na siya ay kaibigan ng mga politiko tulad ni na Duterte at ng kanyang anak na Vice President na si Sara Duterte. Sinabi niya na ito ang kanyang paraan para makilahok sa pagpapaunlad ng bansa. Wala raw siyang ibang interes maliban sa pag-unlad ng bansang ito. Binigyang din niya na ang mga kaso laban sa kanya ay para lamang sirain siya at ang mga Duterte. Ano ang inyong opinyon tol sa mga paratang na ibinabato laban kay Apollo Kibuloy? Naniniwala ba kayo sa kanya mga pahayag o mga akusasyon laban sa kanya? Paano ninyo tinitingnan ang relasyon ni Kibuloy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? At ano ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan ng Pilipinas upang masigurong ang hustisya ay maipatupad sa mga kaso laban kay Kibuloy? Mahigpit, mahusay, matigas, matapang, strikto, eksperyensyado at graduate ng PNPA Kaagapay Class ng 1996. Siya si Gerald Kitaleg Bantag, ang ikalima at personal na hinirang ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na inirekomenda ng kanyang assistant na si Bongo bilang Bureau of Correction Director General upang linisin ang matagal ng korupsyon at droga sa loob ng New Bilibid Prison. Gusto ko siya kasi
nagtatapon ng granada. Daw. Yes, sir. Kasi sinong ibigay mo, pati si Santo. Gusto ko nga magkuha ng Santo, wala naman. Garon rin, magkuha ka ng military, wala. O dito ka sa talagang may experience sa BGMP. Nasabi ko lang sa kanya noon na kailangan natin ng killer dyan para linisin. Dagot kayo mga nasa kulungan, mga drug lord. Napag-alaman din na mahigit sa 1,100 bilanggo na may mabibigat na sentensya ang pinalayan ng dating Bucor chief na si Nicanor Paildon dahil sa tinatawag na Good Conduct Time Allowance o GCTA. Bago pa man itinalaga si Bantag bilang Bucor chief, kilala na siya ng mga bilanggo dahil sa mga kasong kinasangkutan niya noong siya pa ang warden ng iba't ibang bilangguan. Hindi lang siya basta-bastang warden dahil naging warden siya sa 6 na bilangguan, kabilang ang Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila at Paranaque. Dahil sa kanyang estilo sa pamamahala, binansagan siyang berdugo ng mga nakakakilala sa kanya sa loob ng sistema ng bilangguan. Pero naging wanted si Bantag sa batas matapos nitong tumakas at magtago dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa malaking kontrobersya sa pagkapaslang sa isang radio journalist at broadcaster na si Percy Lapid. Nasaan na kaya ang tinaguriang Bertugo? Ayon kay Rimulya, may mga nadiskubre raw ang mga imbestigador na nangyari noong Setyembre na magpapatibay sa kanilang paniniwalang si Bantag ang mastermind ng pagpatay kay Lapid. Nung nalaman ni Bantag, ni General Bantag na andun si Percy Lapid sa Laguna, medyo nagalit at nawala na siya. He didn't anymore go back to Bilibid. He went back to Laguna. Paulit-ulit kong sinasabing sinungaling si Boying. Yan ang sinasabi kong bumaba na siya. Yan ang gusto na rin ng taong bayan. Wala na siyang credibility. Unang-una, anak niya, di ba? Sabi ng mga tao, baka ang mastermind si Boying mismo. Kasi dito sa Cordillera, hindi open secret sa kanya, sa amin dito pala, na gumagamit siya ng marijuana noon. Maraming marijuana dito. Naging laman ng balita si Gerald Bantag dahil sa mga kontrobersyal na kasong kinasangkutan niya. Noong August 2007, kinasuhan siya ng attempted murder sa Caloocan City Prosecutor's Office dahil sa umano'y tangkang pagpatay sa isang binatilyo sa Caloocan City. Si Bantag ay dating assistant warden ng Caloocan City BGMP at ayon sa binatilyo na si Richard Pellegrina, sila ng kanyang dalawang kaibigan ay sumilong sa isang waiting shed mula sa malakas na ulan bandang hating gabi noong August 7 sa likod ng kulungan ng Caloocan City nang may dumaan na dalawang lalaking lasing. Isa sa mga lalaki na di umano'y naka-t-shirt na may tatak na Caloocan City BGMP ang bumunot ng baril at nagpaputok sa ilaw sa bakod ng kulungan. Dahil dito, tumakbo ang tatlong binatilyo. Habang pumunta ang dalawang kaibigan ni Pellegrina sa kalapit na headquarters ng Northern Police District or NPD upang i-report ang insidente, sinunda ni Pellegrina ng palihim ang dalawang lalaki. Ngunit, napansin siya ng mga lalaki na papunta na sa gate ng kulungan. Sinabi raw ng lalaki na naka-t-shirt ng BJMP sa kanya na papatayin siya nito. Tatlong beses siyang pinaputukan, mabutit hindi siya tinamaan. Matapos ang insidente, umuwi si Pellegrina at iniulat kinabukasan ang pangyayari sa tanggapan ng NPD District Intelligence and Investigation Division or NPD-DIID. Ayon sa hepe ng NPD-DIID Investigation Branch, nakakuha sila ng 4 na basyon ng bala mula sa kalibre 9mm pistol sa pinangyarihan ng insidente. Sa isang komprontasyon sa opisina ng NPD-DIID noong August 10, itinuro ng dalawang kaibigan ni Pellegrina si Bantag bilang siyang nagpaputok sa ilaw ng kulungan, habang itinuro naman siya ni Pellegrina bilang siyang nagpaputok sa kanya. Maringi tinanggi ni Bantag ang mga paratang at sinabing bukas siya para sa investigasyon at handang isuko ang kanyang baril para sa ballistic examination. Handa rin daw siyang sumailalim sa polygraph test kung kinakailangan para lamang malaman ang katotohanan. Taong 2014, kinasuhan naman siya ng Malabon City Prosecutor's Office ng illegal discharge of firearm at estafa dahil sa isang insidente sa isang restaurant. Ayon sa ulat, si Gerald Bantag at ang tatlo niyang kasama ay hindi nagbayad ng kanilang bill na nagkakahalaga ng 2,063 pesos matapos uminom sa Juno Food House sa Barangay Tugatog, Malabon City.
Ayon sa mga saksi, matapos hilingan si Bantag at ang kanyang mga kasama na bayaran ang kanilang bill, nagalit si Bantag. Binunot niya ang kanyang 9mm na baril at nagpaputok sa pader ng restaurant. Pagkatapos nito, umalis na sila ng kanyang mga kasama sakay ng maroon na kotse. Noong 2016, muling umiingay ang pangalan ni Bantag dahil sa isang malagim na insidente sa loob ng Parañaque City Jail, kung saan siya ang naging warden doon. Sumabog ang isang granada sa loob ng kanyang opisina na ikinasawi ng 10 preso, kabilang ang 2 in-check na drug suspects. Si Bantag mismo ay nagtamo rin ng sugat dahil sa mga shrapnel mula sa sumabog na granada. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, kapabayaan daw ng mga gwardiya ang dahilan ng pagsabog dahil hindi nila kinapkapan ang mga preso bago pumasok sa opisina ni Bantag para makipag-usap. Subalit, ayon sa mga pamilya ng namatay ng mga preso, hindi mga preso naghagis ng granada kundi si Bantag mismo. 2 buwan lamang matapos nito, inilipat si Bantag sa Manila City Jail bilang bagong warden, ngunit hindi maganda ang pagtanggap sa kanya. Sumalubong sa kanya ang protesta ng mga preso na ayaw siyang italaga sa Manila City Jail. Nagresulta ito sa isang riot kung saan 30 bilanggo at 4 na jail guards ang nasugatan hanggang sa nagpaputok ng baril o shotgun si Bantag. Oh, nagpaputok ako. Bakit? Ay, parang rabbit yan eh. Parang may scare, di ba? Scare lang naman tactics yun eh. Eh kung talagang may baril naman, siyempre depensahan namin sarili namin. Yung bala po noon, payatingin yung bala natin sa shotgun. Yun po ay rubber bullet. Isang taon matapos ang insidente sa Parañaque City Jail, sinampahan si Bantag ng 10 counts of murder sa Parañaque City Court. Noong 2019, sa kabila ng mga kontrobersya at mga kasong kinaharap, napromote pa si Bantag bilang bagong Bucor Chief o Director General, papalit sa pababang si Nicanor Paildon. Ayon kay Pangulong Duterte, ibinabana sa homicide ang kasong 10 counts of murder na kinakaharap ni Bantag. At dahil wala pang conviction, personal niyang pinili si Bantag bilang bagong Bucor Chief. Nakipag-meeting si Bantag kay Noy Justice Secretary Menardo Guevara. Ang direktiba ni Guevara kay Bantag, ayusin ang gulo na nilikha ng Good Conduct Time Allowance o GCTA para sa mga preso. Tutukan ng full computerization at ipatigil ang illegal drug trade sa kulungan. Sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, panglima na si Bantag na mamumuno sa ahensyang madalas mabahiran ng korupsyon. Kaya ang Pangulo noon ay nag-utos ng total revamp sa Bucor. Dahil dito, nagsanipwersa ang PNP, NBI, PIDEA at AFP o ang tinatawag na NCR Quad Intel Force para sa pagbabantay sa bilibid matapos palitan ang nasa 500 tauhan ng Bucor dahil sa hindi matapos-tapos na problema sa droga. Makikita may bitbit pa ngang submachine gun ang bagong Bucor Chief na si Bantag habang nag-iikot sa bilibid dahil sa marami na itong banta sa kanyang buhay. Pagkaupo pa lang ni Bantag bilang bagong Bucor Chief, agad-agad siyang kumilos. Winasak niya kaagad ang mga kubol sa loob ng bilibid kung saan ito ang mga pribadong tirahan ng mga high-profile inmates na gumagawa ng mga kababalaghan gaya ng paggamit ng cellphone, transaksyon at shabu session. Ito hindi nagawa ng mga naunang Bucor Chiefs na itinilaga ni Duterte noon. Nagsagawa rin si Bantag ng reshuffle sa mga tauhan ng bilibid para matanggal ang mga korap na gwardiya. Mahigpit din niyang ipinagbawal ang paggamit ng lahat ng cellphone sa loob ng bilangguan. Pati na rin siya mismo ay tumigil sa paggamit ng cellphone para maging halimbawa siya at masiguro na walang makakapasok na cellphone na magagamit ng mga high profile inmates sa kanilang mga transaksyon sa labas. Sa kabila ng paghihigpit, meron pa rin mga nakukumpiskang mga iba't ibang cellphone, pocket wifi, wifi router, laptop at iba pang electronic gadget. Ang mga ito raw ang ginagamit ng mga preso, lalo na ng mga drug lords sa kanilang transaksyon. Nakuha rin ang mga pera, bladed weapons, videoke, generator at maging isang oven na ginamit sa ginawang bakery ng mga preso sa loob ng piitan. Hindi rin siya natinag sa mga usap-usapan na baka siya rin ay matulad sa ibang nagdaang Bucor Chiefs na umano'y tumanggap ng malalaking halaga mula sa mga big time na nakakulong na mga illegalista. Simple lang ang naging tugon ni Bantag sa mga ganitong usapin. Anya, kakatayin niya ang sinumang magtatangka na suhulan siya. Bibigay sa akin ng pera, mamalasin. Sabi ko pala hindi mamalasin, kakatayin ko. January 2020, napawalang sala na si Bantag ng korte sa Parañaque sa kasong 10 counts of homicide na may kinalaman sa nakamamatay na pagsabog noong 2016 sa Parañaque City Jail habang siya ang warden doon. Mahina raw at hindi sapat ang mga ebidensya laban sa kanya.
July 18, 2020, nagulat ang lahat ng balitaan na namatay sa COVID-19 ang high-profile inmate at itinuring na isa sa mga hari ng Bilibid na si JB Sebastian. Hindi malinaw ang mga ebidensya ng pamunuan ng Bilibid tungkol sa pagkamatay ni Sebastian dahil kaagad daw na ipinakremate ang bangkay. Kaliwat kanan ang batikos ng media at ng mga senador dahil sa espekulasyon na baka pinakawalan si Sebastian kapalit ng pera. Hindi nakapagtataka na marami ang nag-isip na conspiracy theory na pinataka si Sebastian, lalo na kilala ang Bilibid sa mga nakaraang issue ng korupsyon. Sa gitna ng mga pambabatikos, nagalit si Bantag sa isang interview at mariing pinanindigan na COVID-19 talaga ang ikinamatay ni JB Sebastian. Ngayon, kahit tapos na ang termino ni Duterte, nanatili pa rin si Bantag ang namamahala sa Bilibid hanggang sa dumating noong October 3, 2022. Malagim ang sinapit ng isang radio journalist at broadcaster na si Percy Lapid na hindi na nakalabas ng buhay mula sa loob ng kanyang sasakyang Toyota Innova. Agad nahuli ang birador na si Joel Escorial na siyang nagturo kung sino ang nag-utos sa kanya. Hindi nagtagal, natukoy na ang nag-utos sa kanya ay nagngangalang June Villamor. Pero bago pa man mapiga si Villamor ng mga otoridad, sumabog ang balita na ito ay pinatay sa loob ng Bilibid. Nang ma-autopsy ang katawan ni Villamor, napag-alaman na sinadya itong patayin sa pamamagitan ng pagbalot ng plastic sa kanyang ulo na naging dahilan kung bakit hindi na siya nakahinga. Matapos ang kamatayan ni Percy Lapid, biglang lumutang ang mga pagdududa kay Gerald Bantag na siya raw ang nag-utos para patayin ang broadcaster dahil sa mga birada nito sa kanya. Ipinagtanggol ni Bantag ang kanyang sarili. Iginit niyang set up lang ang lahat at hindi siya dapat ituring na suspect. Subalit, hindi ito kinagat ng DOJ. Ayon sa kanila, base sa mga ebidensya, si Bantag daw talaga ang may motibo para ipatumba si Percy. Ayon pa sa investigasyon, si Bantag ang itinuturong nag-utos na patayin si Percy Lapid. Sinabi umano ni Bantag kay Senior Jail Officer 2, Ricardo Zulueta, na siya namang Deputy Senior Officer ng Bucor na isagawa ang krimen. Si Zulueta sa kabilang banda ay nagbigay ng mga instruction kay Denver Mayores, isang inmate sa Iwahig Prison, Palawan, at pinagkakatiwalaan din umano ni Bantag. Si Mayores ang lumapit kay Alvin Labra, ang commander ng Batang City Jail Gang sa Bilibid, para isakatuparan ng plano. Si Labra naman ay nakipag-ugnayan kay Aldrin Galicia, ang commander ng Sputnik Gang. Kinausap naman ni Galicia ang inmate at middleman na si June Villamor pala niya at inatasan itong maghanap ng hitman sa labas. Si Villamor ang sinasabing kumausap sa bilanggurin na si Christopher Bakoto na sinasabing isa pang middleman. Si Bakoto naman ang nakahanap sa self-confessed gunman na si Joel Escorial na siyang bumaril kay Lapid. Lahat ng mga nasangkot na ito ay kinasuhan na sa pagkamatay ni Lapid, maliban kay Villamor na patay na rin. Sa kaso naman ng pagkamatay ni Villamor, si Bantag at Zulueta ulit ang itinuturo na mastermind. Si Bantag umano ang nag-utos kay Zulueta na ipapatay si Villamor hanggang sa mapunta ang utos o instructions sa apat na miyembro ng Sputnik Gang sa Bilibid para itumba na nga itong si June Villamor. Bago mamatay, nakapag-chat pa si Villamor sa kanyang kapatid at binanggit ang mga pangalang may kinalaman sa pagpatay kay Lapid at pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid na huwag ilabas ang mensahe hanggat siya ay nabubuhay pa. Binigyang diin ni Justice Secretary Boying Rimulya na lahat ng testigo galing sa Bucor ay kumanta nang alisin si Bantag sa puesto. Dahil dito, agad siyang sinibak bilang Bucor Chief. Pagkapalit sa kanya, ang bagong itinilagang Director General ng Bucor na si Gregorio Katapang Jr. ay nagsagawa ng malawakang paghahalughog sa loob ng bilangguan. Nakasamsam sila ng daang-daang beer in cans at iba pang mga kontrabando. Natuklasan din nila ang higit 100 bagong kubol sa Bilibid na ipinatayo umano noong panahon ni Bantag at pinapaupahan pa raw ang mga kubol na ito sa mga inmates, kaya lalong dumurog ito sa pangalan ni Bantag. Eh, hindi nga, may kubol nga eh, mga more or less 100 plus pa yung kubol eh. May mga illegal pa rin na along the road eh. Nakakatawa talaga yan oh. Hindi ko alam mo. Pinulburize ko namin yan, naging ground zero. Ito kasi hindi naman kasi ako yung pinaka-involve mismo sa loob. Hindi ko alam kung totoong may napatayong ganyan sa loob. Dahil ground zero ko yung labas eh. Kung totoong mayroon nga, ipagpalagay nating mayroon, ang dapat sumagot dyan, yung superintendent na, hindi na yung director general. Kaya nga hindi ako nag-uopisina doon eh, kasi gusto kong ipamukha na dapat ang superintendent naman ang in charge dyan. Hindi ko naman natututukan yan. Ang dami. As a DJ,
hindi ko naman kasi concentration yung maximum. Alam mo, may maximum, may minimum pa, may medium pa. Merong Palawan, may Davao, Zamboanga, Mindoro, Leyte. Nakita mo yon. Fast forward, si Bantag ay isa ng wanted sa otoridad matapos itong tumakas sa batas at magtago kasama ang kanyang tauhan na si Ricardo Zulueta na isang awol. May patong sa ulo na 2 million pesos kay Bantag at 1 million pesos kay Zulueta. September 2023, nagpa-interview si Bantag sa tatlong vlogger na ito. Nakatakip ang mukha ni Bantag at may tatlong bahagi ang interview na mahigit 20 minutes kada video. Pero hindi ito nagustuhan ng DOJ. Ayon kay Justice Secretary Boyeng Rimulya, malinaw na pangbabastos sa korte ang ginawa ng tatlong vloggers. Kaya kinasuhan ng DOJ na contempt of court at obstruction of justice ang tatlong vlogger. Depensa naman ng isa sa mga vlogger na si Banat Bay, wala silang ginawang pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang merit tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood niyo ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, yung napanood niyo ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Bukod dito, matagal nang sinasabi ni Bantag na hindi siya susuko para harapin ang kanyang kaso. Ayon kay Bantag, niluto daw talaga ang kaso laban sa kanya. At hanggat nakaupo si Boyeng Rimulya sa DOJ, tiyak na ididin siya nito. Kumbinsido si Bantag na kapag nakulong siya sa Bilibid, kung saan siya dati namumuno, siguradong tatadta rin siya ng mga presong galit na galit sa kanya. March 15, 2024, kumalat ang balita na patay na si Zulueta dahil sa heart failure. Pero sa kanyang death certificate, nakasaad na cerebrovascular disease intracranial hemorrhage ang sanhi na nangangahulugang may pagdurugo sa kanyang ulo. Tiniyak naman ng PNP na walang nangyaring foul play sa pagkamatay nito. April 5, 2024, sabay na inatake ng NBI ang dalawang bahay na dating tinirhan ni Gerald Bantag, isa sa Santa Rosa, Laguna at isa sa Caloocan City, para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Sa Santa Rosa, Laguna, kinailangan pa ng NBI na gumamit ng maso para mabuksan ang front door ng bahay ni Bantag. Tinadyakan nila ito hanggang sa makapasok sila at hinalughog ang buong bahay. Subalit, bigo silang mahuli ang kanilang target dahil walang tao sa loob. Natagpuan lang nila ang pitong bala ng 9mm sa isa sa mga kwarto at isang resibo. Sa kabilang dako naman sa Caloocan, baril naman ang nasamsam ng NBI at bill ng kuryente na sa kanya nakapangalan. Sa huli, sinelyuhan ng mga operatiba ang mga pintuan ng mga bahay at agad nilang ipinaskil ang poster ni Bantag na may nakalagay na reward money na 2 million pesos sa sino man makakapagbigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Matapos nito, sa isang press briefing sa palasyo, tiniyak ng DOJ sa publiko na malapit nang maaresto si Bantag. Sinabi ng DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Calvano na binabantayan na ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Bantag at ang kanyang pag-aresto ay ilang sandali na lang. Patuloy pa rin anya ang kanilang manhunt at may ideya na sila sa kanyang kinaroroonan, kaya't ilang sandali na lang ito. Dagdag pa ni Calvano na sa mga ganitong bagay, kailangan lang magpasensya at hindi ito nangyayari ng biglaan. Mabagal man ang pagiling ng hustisya, ito'y matitiya, kaya kailangan lang daw magpasensya. Sa kasalukuyang sitwasyon, malaki ang posibilidad na mahuli si Bantag. Madali nga namang sabihin na kung wala siyang itinatago o nagawang mali, dapat lang naharapin niya ang kanyang kaso. Pero ayon kay Bantag, hindi magiging patas ang pagtrato sa kanya dahil sa kanyang paniniwala na may kinalaman at kayang mangialam ng DOJ Secretary sa kalalabasan ng kaso. Bukod pa rito, mahirap maniwala na hindi nangialam ang DOJ sa mga kaso, lalo na kung iisipin ang nangyaring pagkakaabswelto ng anak ni Boyeng Rimulya na hinuli ng PIDEA dahil sa pagtanggap umano nito ng high grade na damo kung saan halatang may nakialam para mapabilis ang pagpapawalang sala nito. Kung iba lang ang tumanggap ng damo na yon, malamang sa malamang ay nadurog na ito sa kaso. Ano ang opinyon ninyo, tol, tungkol sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ni Gerald Bantag? Sa tingin ninyo, naging epektibo ba si Bantag sa paglilinis ng korupsyon at droga sa loob ng New Bilibid Prison? Ano ang opinyon ninyo tungkol sa mga alegasyon ng pamamaslang kay Percy Lapid? Sa tingin ba ninyo ay sapat ang ebidensya laban kay Bantag? Ano ang masasabi ninyo sa mga aksyon ng DOJ sa kasong ito? Sa tingin ninyo ba ay may kinalaman ang politika o political motive sa mga pangyayari? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!